Magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi din, Brother Noel. No? Matagal tayong hindi nagkakasama at muli nating bubuksan ang ating mga usapin ngayong gabi. Magandang gabi sa aming mga nanonood at sa mga kaibigan natin na, alam ko, Brother John, marami pa nag-sumusunod sa iyong mga programa sa YouTube. Datapat naging absent ako, Brother John. Ngayong gabi ay ating tatalakayin ang ilang sa mga katanungan na kadalasan ay na-encounter natin sa ating paghahanap ng katotohanan. At saka itong topic natin ngayon medyo popular ito, no? Kasi patungkol ito sa kalagayan ng mga patay. Katatapos lang yung Undas. Undas, okay. No? Kaya nga na pinipili namin na itatopic namin ito. At sa amin ding mga viewers ngayon sa episode na to, gusto namin na kung maaari, kung mayroon kayong mga katanungan at hindi lang sa patungkol sa topic namin itatalakay ngayon, pati sa mga topic na gusto ninyong malalaman, gusto ninyong matutunan, pwede kayong magtanong. At ilagay lang ninyo ang tanong sa kung saan may mga video kami. Kung gusto ninyong magtanong kasunod sa aming episode ngayon, pwede kayong magtanong. At ilagay lang ninyo ang tanong sa ibaba. Bibigyan na namin pagkakataon ang lahat ng mga katanungan ninyo. Oh, kasi Brother John, di pa tayo nakapag lagay natin cellphone number, no? Siguro sa sunod na pag record natin, lagyan na natin ang cellphone number para at least kahit kung gusto nila mag text or call, pwede natin. Okay. At siguro ilalagay namin ang aming cellphone number pagkatapos nito. Ngayon, dito tayo ngayon sa ating topic, Brother Noel. No, ang ating topic, ito yung kalagayan ng mga patay. Ang title natin, Confusion in the Cemetery. At maraming mga paniniwala patungkol dito. At maraming mga tao na sa panahon ng undas, pumupunta talaga sila sa sementeryo, kinakausap nila yung patay. Pero totoo ba na pwede nating kausapin ang patay? No? Oo. Brother John, minsan sa nadaluhan ko na pagbasbas doon sa manamatay, ang sabi ng isang tagapagsalita ay tanggapin sana sa himaya o sa gloria ang kaluluwa ng taong ito. And then mamaya-maya, ang karugtong is at sa pagbabalik ng Panginoon, sana kasama natin siyang babangon mula sa libingan. So para pang very confusing yung ating naririnig mula sa mga aral. Kaya ngayong gabi ating klaruhin. Tignan natin ng ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paksang ito. Oo. So ito yung ating tatalakayin ngayon, no? Ito usa sa ano natin at hindi lang itong topic natin tungkol sa confusion in the cemetery. Kasi maraming paniniwala dito, Brother Noel. At nakikita mo itong slide natin, no? Maraming mga pananaw, maraming mga views, mga paniniwala patungkol sa mga namatay. For example, katulad nito, na itong picture na ito, Brother Noel, sa Chinese cemetery ito. Oo. Sa Manila. Pero mapapansin natin, itong cemeteryo na ito, mayroon nagpagawa pa talaga siya ng magandang bahay, magandang kwarto, mayroon pa yung aircon, Brother Noel. Okay. At higit sa lahat, mayroon pa yung swimming pool. Kasi isa sa mga paniniwala nila na pag namatay, mayroon consciousness after death. At kung ano ang ginagawa ng mga buhay, yun din ang ginagawa ng mga patay. So, ang ginawa nila, pinatayuan pa nila ng magandang mga bahay, ang mga cementerio. Pero ito yung mga paniniwala nila. Pero ating titingnan ang biblical perspective, ano bang turo ng Panginoon tungkol sa namatay. No, ito yung tanong, Brother Noel, ano ba ang kaluluwa? No? Kung kasi ang paniniwala kasi, Brother Noel, ang pagmamatay ang tao, ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan. Humihiwalay sa katawan, tapos mayroong consciousness after sa kamatayan, no? Mayroong nananatili siyang may alam pagkatapos niyang mamatay. Oo, kasi Brother John, ang sa isang punto ang kaaway si Satanas ang isa sa pinakamabisa na weapons laban sa Panginoon sa huling panahon is yung tinatawag na spiritism. Kasi pagka ang tao ay naniniwala na may kaluluwa identical na lumalabas katawan ng tao pag ito ay namatay,
madali sa kaaway, mapapaniwala na ito ang aking mahal sa buhay, siyempre susundin niya yung mga sinasabi na nagpapakita sa kanya. Ito yung kaluluwa. So, madali para sa kaaway na madaya ang isang tao. Kung nakalagay sa isip ng tao na talagang mayroong kaluluwa na conscious na lumalabas sa ating katawan. Mm-hmm. Pag tayo ay namatay. Pag gano'n, no? Kaya nga ating itong sasagutin itong tanong, Brother Noel, no? Ano ba ang kaluluwa? No? Kayong mga nanonood dyan, ating itatalakay ito. Titingnan natin sa Biblia kung ano ba ang definition ng Panginoon, ano ang paliwanag ng Panginoon tungkol sa kaluluwa. Okay. Atin lang itong maintindihan kung babalikan natin, Brother Noel, yung creation. Oo, oh, yung pag-alang. No? No, maliban doon, hindi natin maintindihan kung ano ang kaluluwa. No, ating titingnan yung paglalang ng Panginoon, paano ginawa ng Panginoon ang tao sa pasimula. No, kung ating babasahin ang Genesis, aklat ng Genesis 2, versikulo 7, no, anong ano, Brother Noel? Okay. Huh? Ako mababasa ba din yun? Oo. And the Lord God formed man of dust and of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Oh, napapansin na. So, paki-paliwanag konti, Brother Noel. Okay. So, sa pasimula, Brother John, nung pinukala ng Diyos na lalangin ang tao, ay sa loob ng anim na araw na paglalang niya, sinalita lamang ng Panginoon at nagkaroon na nga. Sa pang-anim na araw ay talagang kumuha sa taga ng effort, para buuhin, likhain ang tao. Yun nga, ang sabi ay kumuha ng putik, alikabok, at kanya itong inanyuan, hinugisan ayon sa kanyang wangis. So, nang ito ay nabuo na, nilagyan na ng hininga ng buhay. Mm-hmm. O, hindi yan nilagyan ng isang bagay na conscious sa loob ng putik na kanyang nilalang. Wala siyang ginawa, nilagay na gano'n, kundi kanya, maring lumuhod siya. Kasi siyempre na doon sa lupa yung kwa na yun, yung kanyang inanyuan. At ito ay nilagyan niya ng hininga ng buhay. So, bumangon, Brother John, yung kaninang unconscious na putik na yon, bumangon siya. At sinabi doon sa ating talata na and man became a living soul. So, yung kaninang unconscious na yon, naging kaluluwa sa may buhay. So, siya mismo ang tinatawag na kaluluwang may buhay. Tayo yung mga kapatid. Tayo ang tinatawag na kaluluwang may buhay. Walang isang bagay na nilagay sa atin sa loob ng ating katawan, ang Panginoon, na pag tayo ay namatay, na lumalabas ito. Mm-mm-mm. Isa itong deception, mga kapatid. Napakalalim ng deception nito. Kung inyong mapanood, napanood nyo yung pelikula na Ghost, yan mga kapatid. Yun ang numero uno ng ginagamit ng kaaway ni Satanas na paninilang sa atin. Di ba, mayroon kasing lumabas noon na isang bagay mula sa kanya. At kasama-sama niya. Pero ito ay hindi totoo, Brother John, ayon sa Biblia. Okay. At kung atin ding i-analyze yung mga kayong mga nanonood at kukunin ninyo ang inyong Biblia, no? Ating babasahin ulit itong talata, Genesis 2 versikulo 7. Kung ating i-analyze ang pagkasulat ng talata, walang immortality, Brother Noel, ang tao sa kinalulooban sa kanya. Na pagtitingnan natin yung ang component ng ginagawa ng Panginoon, dalawang component lang eh. Po. So mapapansin ninyo, and the Lord formed man of the dust of the ground. No, pinuporma niya galing sa alabok ng lupa. And breathed into his nostril the breath of life. Pagkatapos niya na purma ang tao galing sa alabok, hiningahan niya sa hininga ng buhay. So ang hinga ng Panginoon, Brother Noel, galing sa kanyang bibig. No? Nang hiningan ito, sa putik na kanyang pinuporma, no? Kasi ang tao galing sa alabok ng lupa. At anong kasunod na nangyayari? And man became a living soul. No, napapansin ninyo, ang alabok na walang buhay, nidagdagan lang niya ng hininga ng buhay. At ang tao nagiging kaluluwang may buhay. No, napapansin ninyo, yung salitang naging. No? Ibig sabihin, nang pinagsama niya, Brother Noel, yung alabok plus hininga, ito yung formula ng paglalang sa tao. Alabok
plus hininga at nagiging kaluluwang may buhay. Buhay. So, yung ano, mapapansin ninyo, nagkakaroon lang ng buhay ang tao nung hiningahan niya sa hininga ng buhay ang ilong ng tao na ginagawa niya. Mapapansin ninyo, at ang tao nagiging kaluluwang may buhay. Buhay. So, kay for example, ang ano bang ibig sabihin nito? Yung kaluluwa, ito yung tao ngayon na nagkakaroon ng buhay, ito yung tinatawag na kaluluwang may buhay. Kaya nga pag tayo yon. Pag magbanggit ang Biblia na kaluluwa, isa lang ang ibig sabihin niyan. Tayo yon, tayo. Pero hindi sinasabi ng talata na nang nilalang ang tao, nilagyan siya ng ano, separate na immortal body inside, ay hindi yon mapapatunayan sa Biblia. Kasi walang immortal na separate inside sa ating pagkatao na nilalang ang Panginoon, kasi dalawang component lang ang ginawa niya. For example, Brother Noel, magbigay ako ng halimbawa. Paano ba natin unawain ang paglalang ng Diyos sa tao? Siguro kayong nanonood, mayroon kayong lamisa diyan sa inyong bahay. Uh-huh. No? Pag titingnan ninyo yung lamisa sa inyong bahay, dalawa lang ang materialis niyan. Pako, kahoy. Katulad nitong pinatungan ng ating telebisyon. So, ang materialis nito, Brother Noel, pako lang yan at kahoy. Uh-huh. Katulad sa paglalang sa tao, dalawa din ang materialis niya. Alabok plus hininga ng buhay. Uh-huh. At nung pinaghalo ng Panginoon, ang alabok at hininga nagiging kaluluwang. Ang tao nagiging kaluluwa. Yung kaninang putik naging kaluluwang may buhay. Kitinatawag na sa Biblia na ang tao nagiging kaluluwang may buhay. Buhay. So katulad ng kahoy at pako, nagpinaghalo sila, ay ang tao nagiging lamisa. Ay, misa na siya. No, dahilan sa pinaghalo, ang dalawang bagay nakakreate ng isang lamisa. Okay. No, pero kaya nga, ang tao ganun din. Alabok plus hininga ng buhay nagiging ang man become a living soul. Sa ibang translation, Brother John, ang nakalagay dyan sa today's English version, ang nakalagay doon is living being. Oh, living being. So, buhay na tayo yun, being. Oh, at saka, pag titingnan, kahit ninyo titingnan sa original, pag sabi kasing soul, hindi lang yan tumutukoy sa tao. Kung di tumutukoy din yun sa mga isda, sa karagatan, mga hayop, kasi lahat ng nabubuhay sa lupa, mga tinatawag sila na buhay na linalang, at sa mga Old English tinatawag yun mga, kaya nga may napapansin ninyo yung sa New Testament sa Apokalipsis 16 nang binuhos yung ikalawang salot doon sa dagat, no? Lahat ng mga living soul in the sea namatay sila. Kasi lahat, kahit mga ano, tinatawag yan na kaluluwa, yung mga buhay na nila lang, no? Mga living being, living person, refer to soul. No? Kaya nga, pagtitingnan ninyo yung pagkasulat sa Biblia, ganun din sa tao. So, mapapansin ninyo, walang immortality. So, sa ating nababasa na talata sa paglalang sa tao, hindi natin masusumpungan yung salitang immortalidad na lalabas sa tao pagkatapos niyang mamatay. Uh-huh. Now, ngayon ating titingnan, kung paano ba mamatay ang tao, ano bang mawawala sa kanya o aalis sa kanya? Kasi ang popular ngayon na turo sa sanlibutan ngayon, pag mamatay ang tao, lalabas itong kaluluwa na conscious, immortal. Pero ating titingnan ang Biblia, pag mamatay ang tao, ano bang mangyayari? No, sa Ecclesiastes, Brother Noel, ito yung nakasulat, "Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it." Na mapapansin ninyo, di ba, ang paglalang kanina, dalawa. Alabok plus hininga ng Diyos nagiging buhay na kaluluwa. No? Walang immortal doon na ginawa ang Panginoon sa pasimula. No, ngayon, pag mamatay ang tao, saan babalik yung alabok? Pag mamatay ang tao, babalik siya sa lupa kung saan dyan ang gagaling. At ang espiritu, ito yung babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Kasi yung hininga ng ano, Brother Noel, ito yung tinatawag na espiritu. No? So kanina sa creation, binigay. Mm-hmm. Sa pag namang namatay siya, bumalik. Bumalik. It's a reverse na na proseso ang creation doon sa panahon ng kamatayan. Oo, ganun din. Katulad ng lamisa. Dahil sa pako at sa kahoy nagkakaroon ng lamisa. Oo. Pero hiwalay natin ang kahoy at pako,
Wala na. Saan ang lamesa? Wala na. Wala na. Ganon din ang tao kapag siya ay mamatay. Okay. Kaya nga, pag papansin ninyo, pag mamatay ang tao, babalik siya sa kanyang pinanggalingan. No? Babalik ang isang materyale sa lupa, babalik yung hininga sa Diyos na nagbibigay sa kanya. Hindi sinabi ng Bib talata, Brother Noel, na pag masama ka, pupunta ka sa impierno. Impierno, pupunta sa langit. Wala tayong walang biblical support na ating makikita. Mayroon lang isang parabola binigay ng Panginoon, yung sa parable of the rich man and si Lazarus. Si Lazarus. Pero pinapaliwanag na namin yan, parabola lang yan. Now, ngayon, ating titingnan naman, no? Ating titingnan, Brother Noel, kunti yung spirit. Kasi binabanggit kasi sa Ecclesiastes na ang alabok babalik sa lupa, tapos ang espiritu babalik sa Diyos na nagbibigay sa kanya. Kasi ang hininga ng Diyos ay espiritu yan, Brother Noel. Okay. No, the breath of God, na ang dahilan kung bakit nabubuhay, yung hininga ng buhay, tinatawag yun na spirit. Spirito, no? So what is the spirit that returned to God at death? No? Ano ba itong espiritu na babalik? Kasi pagbabasahin natin ang Job 27 verse 3, no? All the while my breath is in me and the spirit of God is in my nostril. Na mapapansin ninyo, habang buhay ang tao, ang hininga. Ang espiritu ng Diyos nasa mga butas ng kanyang ilong. Ilong. Katulad ng ginawa niya ang tao, hinipan lang niya ng hininga. Pero itong hininga ng Diyos, tinatawag ito sa Biblia na spirit. Espiritu. Ito yung espiritu ng tao, yung hininga ng Diyos. Pero pag mamatay ang tao, ay ito yung babalik sa Diyos. Hindi ang kaluluwa. Ang popular ngayon, Brother Noel, pag mamatay ang tao, ang humiwalay, ang kaluluwa. Oo, yung kaluluwa. Pero ang biblical explanation, pag mamatay ang tao, ang na humihiwalay sa tao pag siya ay mamamatay, hindi kaluluwa, kundi yung hininga ng espiritu niyon. Yung hininga ng Diyos. No? Yung hininga ng Diyos, babalik sa Diyos. Pero ang tao, ang katawan niya, babalik sa lupa, sa lupa. So, niya. Yun yung mangyayari kapag mamatay ang tao. Wala kang mababasa na pupunta siya sa impierno. Langit, pupunta sa impierno. Oh, kaya yun yung paliwanag. So, ito pang ano sa Santiago, Brother Noel, yung Dos 26, no? Pakibasa nga nito. Sabi niya ay the body without the spirit, close parenthesis, breath is dead. Oh. So dito ay tinawag ang spirit na breath, yung hininga. Hininga, yun nga sinasabi ko kanina. Oo. Yung kaya nga ang katawan na walang espiritu, patay. Patay siya. No, hindi sinasabi na ang katawan na walang kaluluwa, patay. Oo. Kaya nga mali, alam ninyo, maraming mga popular na paniniwala pero hindi masusumpungan sa Biblia, hindi mapapatunayan sa Biblia. For example, yung paniniwala ngayon na pag mamatay ang tao, hihiwalay yung kaluluwa. Oo. Hanapan ninyo ng talata, kahit isang talata lang na ipaprove ang mga mangangaral, mga pari, mga pastor na magsasabi na pag mamatay ang tao, aalis yung kaluluwa. Oo. Wala tayong mababasang talata. At ang talata nating mababasa na ang pagmamatay ang tao, aalis lang ang hininga ng Diyos. At itong hininga ng Diyos, ito'y tinatawag na espiritu. Ito yung espiritu ng tao. So na bumalik yun. Bumalik sa Panginoon. Bumalik walang sa Panginoon. Walang gumagala. Oo. Kasi sabi, napakaliwanag, di ba? Mm. Bumalik lamang sa Panginoon. Ibig sabihin, walang mga wandering spirit na ating nakikita, tinuturo sa atin ng mga mangangaral. Wala po siyang ganun, Brother John, sa Biblia. At saka, kung gusto ninyong malalaman, mayroon bang alam ang mga patay, subukan ninyong babasahin ang Ecclesiastes 9:5 at saka 6. Ay sinasabi ng Biblia na ang mga buhay, alam nila na sila'y mamamatay. Ngunit ang patay, wala sa alam. Walang alam anumang bahagi sa ilalim ng araw. Wala na silang. Kasi Brother John, tagang intention ng Panginoon na pag ang tao ay namatay, wala siyang alam. Kasi gusto niya, yun ang panahon na mahinga sila eh. Mm-hmm. So kung ikaw ba naman na magulang, oh, Brother John, kung ako ay mayroong anak, tapos namatay ako, nasa langit na ako, ay nakita ko, Brother John, sa lupa. Kasi kung ang sabi mo kanina, popular na paniwala, conscious itong kaluluwa to. Granting na conscious itong kaluluwa to na sinasabi at nasa langit na siya,
ay masaya sana siya. Pero nung pagsilip sa lupa, brother, yun, nakita niya na binubugbog yung kanyang anak na babae. Tinatadya ka, marami ng black eye. So, yung ganun pa, ganun kaisipan ay hindi magiging masaya yung kaluluwa na yun sa langit. Kaya hindi yun ang plano ng Panginoon. Pag ang tao ay namatay, siya ay nagpapahinga, namamahinga. Siguro mamaya makimera tayong talata dyan. Ating titingnan. Kaya nga, isa pang tanong na ating ipapaliwanag, Brother Noel. Uh-oh. Ang kaluluwa ba ay mamamatay? No? Kasi ang popular, ang paliniwala, mayroon ngang immortality of the soul. Oo. Pero ating titingnan, totoo ba na ang kaluluwa ay isang immortal? Ang kaluluwa, walang kamatayan? No? Pero magugulat kayo sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang kaluluwa ay mamamatay. So, saan natin mababasa? Sa Ezekiel 18 verse 4 at saka 20. No? Kung inyong babasahin, the soul that sin it shall die. No? Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ito ay mamamatay. No? At hindi ito yung kamatayan, unang kamatayan, Brother Noel, kundi yung ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, ito yung pagkatapos bumalik ang Panginoon, tapos parusahan niya, no? Ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng apoy. No? Kaya nga, binabanggit ng Panginoon, hindi totoo na ang kaluluwa ay immortal. No? Kasi sa Biblia, isa lang ang immortal. No? Saan natin mababasa? Sa unang Timoteo 6:16, no? Who only hath immortality. Walang iba yan ang Diyos. No? Dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang Biblia nagsasabi, siya lang ang walang kamatayan. Para bang, Brother John, yung remote control na hawak mo, ikaw lang mayroon yan. Ibig sabihin, wala nang iba yan. Maging ating operator dun sa camera, ako, ikaw lang ang mayroon yan kasi who only hath, ikaw lamang. So ang Diyos, siya lamang ang mayroon noon. Wala nang iba noon. Kaya yung sinasabi na ang soul na popular na ba, paniwala, an immortal soul, wala talaga yan sa vocabulary ng ating Biblia. Biblia. No, kaya lang, ito yung ano na natin, Brother Noel, pinapaliwanag na natin. Ang ating tinuturo ngayon, maring hindi popular. Pero titingnan ninyo ang katotohanan. Hanapan ninyo ng mga talata. Alam ninyo si, bakit binabanggit na siya lang ang walang kamatayan? Kasi lahat ng nagkakasala na mahiwalay sa Diyos, magkakaroon ng kamatayan. Mm-hmm. Si Satanas, mamamatayan. No? Si Satanas sa Biblia, magiging abo. No? Kaya ang paniniwala ng ibang religion, kung ang tao walang kamatayan, si Satanas wala ding kamatayan. So ang sin, ang kasalanan nag-i-exist for eternity, walang katapusan, walang paghihirap, katapusan. No, pero hindi 'yan ang plano ng Panginoon. Ang kasalanan, mayroon itong katapusan. No? Kaya nga kung mayroong mga paliwanag na maaari ninyong sinasabi ng mga popular, pero titingnan natin ang Biblia. Sapagkat ang Biblia nagsasabi ng malinaw. Amen. Aming pinapaliwanag ngayong gabi kung ano ba talaga ang kalagayan ng kaluluwa, no? Ano ang kaluluwa? So amin ang pinapaliwanag ngayong gabi. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag kayong mag-alinlangan, pwede kayong magtanong, tapos titingnan ninyo ang inyong mga Biblia. Mas maganda yung habang tinuturo namin sa inyo ang katotohanan, binabasa rin nila. Magbabasa din ninyo ang inyong Biblia. At pwede din kayong magtanong sa mga ibang religion, saang mga talata nila mababasa na mayroong immortality ang kaluluwa. So kung mapapatunayan ninyo, ipapakita ninyo sa amin yung inyong mga ipapaliwanag namin kung ano yung kasapagkat kahit babasahin ninyo ang buong Biblia, wala kayong mababasa na ang kaluluwa ay kasi isang kasi Brother John, sa nabanggit mo yata yun sa akin na ang original na salita ng kaluluwa is nephesh. Mm-hmm. Sa Greek. At ito ay binanggit ng 1,600 times. Mm-hmm. Pero niminsan, hindi binanggit. Wala malang na-mention ng tungkol sa immortality. Ng kaluluwa. So, baka ganun kadami. Niminsan malamang ay hindi malang nabanggit. So, dito lamang, iisa lamang ang ating mayroong immortality. Yun lamang ang ating Panginoong Diyos. Oo. Kaya nga dito natatapos ang ating talakayan, Brother Noel, ngayong gabi. So, tatapusin natin ito sa isang
panalangin. Brother John, meron pa yung dati na kaligtaan? Yung bang, yan. Kasaan ba, Brother John, nag-origin yung tinatawag na immortality? But maragap ka to, Brother John, eh. Yung nag-uusap, yung... Ahas. Ang ahas. Sige. Oo. Munti ka natin kalimutan ito, Brother John. Kasi bago pa man giturn over ng Panginoon ang garden sa mag-asawa, meron dalawang punong kahoy. Sabi, ang paalala ng Panginoon, huwag niyong kainin yung bunga ng kahoy na mapagkilanlan ng tama at saka mali. Si Eva ay naligaw sa doon sa puno at nag-usap sila ng serpente ng Satanas. So, ating titingnan ni Brother Noel. Dito sa, ito dagdagan pala natin, Brother Noel, kanina yung siya lang ang walang kamatayan. Pero pag titingnan din natin sa Biblia, sinasabi, mababasa talaga natin liter for liter na ang tao ay mortal. Uh-huh. Katulad dito sa Job 4:17, no? Shall mortal man be more just than God? Ito yung tanong ni Job. No? Ang mortal ba na tao magiging matuwid na higit sa Diyos? So, gin-contrast dito ni Pablo, yung immortal God at saka yung mortal na tao. So, mapapansin ninyo, ang tao, mapabasa natin sa Biblia, mortal ang tao, mortal. Hindi siya immortal. Pangalawa, ito pa, Brother Noel, ito yung binabanggit mo doon sa halamanan ng Eden. Kasi ang daya, ang doktrina na mali, nag-umpisa yan, Brother Noel, sa halamanan ng Eden. No? Doon sa puno na pinagbabawal ng Panginoon, yung binabanggit mo nga kanina. So, ano bang sabi ng Panginoon doon sa Garden ng Eden? Mayroon, pagbabasahin ninyo yung chapter 2, verses 15 to 17, naglagay ang Panginoon doon ng isang batas. No? Sabi ng Panginoon doon sa batas, Brother Noel, sa lahat ng punong kahoy ng halamanan, makakakain kayo na mayroong kalayaan. Maliban lang sa isa na nasa gitna. Huwag ninyong kakainin, huwag ninyong hipuin, sapagkat sa araw na kayo'y kakain niyaon, walang pagsalang kayo'y mamamatay. Pero napapansin ninyo, nang nagkakaroon ng tukso doon sa chapter 3, mayroong nagsasabi doon na hindi kayo mamamatay. Kaya pating babasahin yung Genesis 3 hanggang 4, no? Verse 4. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. No, kaya nga, sabi ng Diyos, sa araw na sila'y kakain, mamamatay sila. Walang pagsalang. Ibig sabihin, tagang 100%. Sigurado talaga na mamamatay sila. Yung word kasi sila. Na surely, sigurado yun. Definite no? Talaga yun siya. Definite na mamamatay ang tao. Pero sabi ng ahas, hindi ka mamamatay. Parang naging interesting yung phrase niya para kay Eva. So, pagtitingnan mo yung salita na ang tao walang kamatayan, hindi yun nagmula sa bibig ng Diyos. Nagmula yun sa bibig ng ahas na nakipag-usap kay Eva. No? Kaya nga, anong popular ngayon doktrina sa buong mundo, Brother Noel? Ang tao walang kamatayan. Pero kanino nagmula yan, hindi yan nagmula sa Diyos. So, ano nangyari? Kaninong salita, Brother John, ang napatunayan na nagkatotoo? Yung bang sa salita ng ahas o yung sa salita ng Panginoon? Kaya nga, pagtitingnan natin, popular ngayon ang salita ng ahas. No? Ang tao, hindi mamamatay. Pero ito yung doktrina ngayon na lumalaganap sa buong mundo. Pero ang sinabi ng Panginoon, sa araw na sila'y kakain, sila'y mamamatay. So, kasunod na talata, Brother Noel? Pagkatapos noon, namatay si Adan ang kanilang mga araw. Yes, yan. Tingnan natin sa sunod na talata. hindi ko na nalagay yan. Genesis 5:5, Brother John? Genesis 5:5. Sabi doon, at ang lahat ng kaarawan ni... Ang lahat ng kaarawan ni Adan ay umabot ng 500 plus at siya ay namatay. So, nagkatotoo, Brother John, yung salita ng Panginoon na kayo sila ay mamamatay. So, yun yung ang tunay na doktrina, ang tunay na turo ng Biblia na ang tao, ang tao na termed, it was termed na kaluluwa ng buhay, mamamatay talaga siya. Hindi po totoo yung sinasabi ng yung popular na yan na serpente na yung kaluluwa na yon ay hindi mamamatay. Namatay sila pati nila ng edad na mahigit
500 taon. 930, Brother Noel. Yung kay Adan. Kay Adan. Okay. No? Yung ang edad ni Adan, umabot siya ng 930 years nung namatay si Adan. Pero okay, namatay pa rin siya sa Genesis 5. Oh, namatay siya. 5, no? Ating titingnan din, no? Sabi niyang Panginoon, nung sinumpa na sila pagkatapos nila nagkakasala, sabi dito sa 3:19, "In the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. So, mapapansin ninyo, sa pamamagitan ng pawis ng tao, magpapagal sila, upang makakakain sila ng tinapay buong buhay nila, Brother Noel. No, hanggang sila ibabalik sa kanilang pinanggalingan. Hanggang sila ibabalik sa lupa. Sapagkat sa lupa sila nang gagaling, sa lupa sila babalik. No, mapapansin ninyo, kaya nga, kung paano ginawa ang tao mula sa hininga ng Diyos at alabok, pag mamatay sila, doon sila babalik. Pero mayroong day of reckoning, mayroong pagkabuhay na maguli, at yun yung mangyayari pagdating ng Panginoon. Panginoon, amen. So, kaya nga lahat ng mamatay, pag mamatay tayo, hindi tayo pupunta sa langit, hindi pupunta sa impyerno. Kung di, babalik muna sa kanyang pinanggalingan, maghintay siya hanggang sa pagdating ng siguro, Brother John, Panginoon. Sa sunod natin na talakay, dugtugan natin yan, yung ilang talata pa na para lalong ma-enforce sa kanilang isipan na ang kaluluwa talaga ay hindi siya conscious at hindi siya umakyat sa langit. Yun ang ating magiging siguro paksaan natin yun sa sunod natin na i-re-record ulit. Okay. No? At dito, Brother Noel, ito yung panghuli natin. Dito na tayo magtatapos. No? Sapagkat ito yung binabanggit ni ano. Kailan ba kung ang lahat ng mga tao, kung hindi pala pagkatapos mamatay, hindi pala umakyat sa langit, Brother Noel, hindi din pupunta sa impyerno ang mga makasalanan. Kung nandoon lang sila sa lupa, ang hininga babalik sa Diyos at ang katawan babalik sa alabok. So, kailan sila mabubuhay uli? Ito yung sabi ni Apostol Pablo, "Behold, no, I show you a mystery, ye shall not all sleep." No, hindi daw itong sleep na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, kamatayan ito. No, sasaysayin ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat matutulog. Pero lahat tayo ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata. Sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta, at anong mangyayari, Brother Noel? And the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. No? Kailan yan mangyayari? Sa pagdating ng Panginoon. Kasi sa huling pagtunog ng trumpeta ng Diyos, kapag siya dumating, doon pa mabubuhay ang mga patay. So, huwag kayong mamangha sa aturo namin, kasi meron pa palang pag-asa. Akala ninyo na pag mababalik sa lupa, babalik sa ano, walang pag-asa ang tao. No, mayroon. Sa katapusan ng ating sanlibutan, pagdating ng Panginoon, sa huling pagtunog ng trumpeta ng Diyos, babangon ang lahat ng mga patay. Pero gusto mo, Brother John, na pansinin ka natin itong sunod na talata, yung sa 53. Mm-hmm. Hey, Brother John, ikaw magbasa. Oh. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yan. Yan po yung sinasabi natin kanina, Brother John, na immortality, hindi ito inherent sa tao. Wala ito sa atin. Kasi kung nasa atin na yung immortality na yan, bakit pa tayo bibigyan ng Panginoon sa pagbabalik niya ng immortality? Mm-hmm. So, napakaliwanag ito, mga kapatid, doon sa inyo, nananaliksik na ganang katotohanan. Ito yung sinasabi ng Biblia, na ang kaluluwa tayo ay mamamatay. Wala sa atin ang nature ng pagiging immortal. No. At saka nagugustuhan ko itong pangyayari, Brother Noel, yung sinasabi ng Biblia. Napapansin ninyo, ang kaloob ng Panginoon na immortal, ibibigay lang ito ng Panginoon sa mga maliligtas. Amen. Hindi ito niya ibibigay sa mga parusahan niya o sa mga hindi karapat-dapat. Kasi
Sa mga hindi maliligtas, hindi sila bibigyan ng Panginoon ng immortal na maghihirap sila panghabang panahon. Panghabang panahon. Amen. No, ang immortality ibibigay lang ito ng Panginoon sa mga taong karapat-dapat, sa mga taong maliligtas at ibibigay lang ito ng Panginoon sa huling pagtunog ng pakakak sa Amen. Trumpeta ng Panginoon at itong incorruptible magbibihis na ito ng hindi na nasisira. Hindi na nasisira at Amen. Wala na siyang kamatayan. No? Kailan yan magpasimula? Sa pagdating ng ating Panginoon. Ito yung buhay na pag-asa na gusto naming ibabahagi at gusto naming ituturo. Baka mayroon kayong mga katanungan o mga question na gusto ninyong magiging malinaw. Ang ating gagawa tayo ng bagong programa, Brother Noel, na maiksi na lang ang aming talakayan. No, ang ano namin ibabase sa lahat ninyong mga katanungan. Amen. So hintayin ninyo yung aming mga number, ipo-post namin sa YouTube at pwede kayong magtanong at pagtatalakayin natin lahat ninyong mga katanungan. Amen. So Brother Noel, oh, baka mayroon kang panghuling So sa muli, kami nagpapasalamat na amin na ibalik itong programa. Matagal-tagal din kami ni Brother John na taon natin, no? Oh, taon. Actually, ito yung panahon, Brother John, na tayo ay nagsimula noon. And then, siguro mga December ay naging busy na tayo sa mga gawain. Pero ang Panginoon na meron din panukala na talagang kinakailangan ang pagpalaganap ng katotohanan laban sa mga maling teorya o turo ng mga sanlibutan. Okay. So sa ating pagtatapos, Brother Noel, tayo po yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Ama, sa panibagong yugto ng aming pagtatalakay sa inyong mga katotohanan. Kami nagpapasalamat ngayong gabi na muli ninyong binuksan ang aming ministry, nakasama si Brother Noel, si Brother Wayne, at aming hinihiling, Panginoon, na makakatulong sana ito sa buong sanlibutan. Alam namin na ang turo ng kaaway popular sa buong sanlibutan. Pinaniwalaan ng maraming mga pastor na nagtuturo patungkol sa kalagayan ng mga patay at tinuturo nila ang consciousness at mayroong immortality of the soul. Yes. Pero ito po'y hindi katotohanan, Panginoon. Hindi po ito masusumpungan, wala po itong suporta sa inyong banal na kasulatan. Pero anuman ang turo ng popular, gusto namin, Panginoon, salungatin ito sapagkat hindi po ito masusumpungan sa Biblia. At aming hinihiling, magbibigay sana ito ng pag-asa. Ito sana ang daan na mamulat, magkakaroon ng kamulatan ang karamihan. At sila po'y magbalik loob sa inyong mga turo. Kasi ang kaaway ay malaki na ang kanyang nagagawa na pandaraya. Yes, ma'am. At ang buong sanlibutan, Panginoon, ay nadadaya niya. At umaasa kami na sa pamamagitan ng aming ministry na aming ginagawa ay magdadala ito ng kamulatan ng marami at sila po'y magbalik loob sa tamang turo na masusumpungan sa inyong banal na salita. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Pagpapalain niyo kaming lahat at salamat din sa inyong pagpapala na inyong ignigawad sa bawat manunood nito at aming hinihiling na inyo silang pagpapalain. Salamat sa pagdinig niyo sa aming dalangin, Ama. Ito po'y aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.